Isang magandang araw na naman po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay ibabahagi ko po sa inyo ang isang simple at napakadaling recipe na suwak sa inyong budget at pwedeng pagkakitaan. Bago po ang lahat, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Para sa ating kumpletong mga ingredients, 3 cups desiccated coconut, 1 1/2 cups all-purpose flour, 1 1/2 cups white sugar, 200 grams soft butter, 4 pieces eggs, 1/2 cup grated purple yam, 1 can condensed milk, 1 1/2 cups evaporated milk, 1/2 teaspoon salt, 1 tablespoon OB flavoring, and 1 tablespoon of baking powder. So ang una nating gagawin guys, sa isang malaking mixing bowl, ilalagay lang natin ang ating soft butter. Pagkatapos, imimix lang natin ito gamit ang ating hand mixer hanggang sa maging fluffy. Scrape lang muna natin ang mga gilid guys. Pagkatapos, continue natin ulit ang pag-mix. This time, unti-unti nating ilagay ang ating sugar habang minimix natin ito. So, continuous lang hanggang sa mailagay na natin lahat ang ating asukal. Pagkatapos, scrape lang natin ang mga gilid. At this time, pwede na natin isunod ang ating mga itlog. Ngayon, ilalagay ko lang ng paisa-isa habang minimix ang ating mga itlog. Dito guys, naka-low speed lang ang ating hand mixer. Continuous lang natin to guys hanggang sa mailagay natin lahat ang ating mga itlog. So ang susunod ko na gagawin ay ilalagay ko na ang ating grated purple yam. So dito guys, pwede rin kayong gumamit ng OB powder kung meron kayo. Ngayon, isusunod ko na rin ang ating OB flavoring. Pagkatapos, continuous lang ang paghalo nito hanggang sa ma-well combine natin ang ating wet ingredients. This time, isusunod ko na rin ang ating condensed milk. So, pwede po kayong gumamit ng any brand ng condensed milk dito, guys. At isusunod ko na rin ang ating evaporated milk.
Pagkatapos, iset aside ko lang muna ito at mag-proceed tayo sa ating dry ingredients. So, ang susunod natin na gagawin guys, sa isang malaking mixing bowl, paghaluin lang natin ang ating desiccated coconut, ang ating all-purpose flour, ang ating baking powder, at ang ating salt. Pagkatapos, imimix lang natin ito. Once na mix na natin ito guys, pwede na natin ilagay ang ating dry ingredients sa ating wet ingredients. Pagkatapos, imimix lang natin ito gamit ang ating hand mixer ng naka-low speed. So, continuous na natin ang paghalo nito guys hanggang sa mix na natin ng maigi ang ating mixture. So ngayon, gumamit lang ako ng scraper para masigurado natin na pati sa ilalim ay nahalo natin ng maigi. So iset aside ko lang muna ito guys. So, ang next ko na gagawin guys, ay lalagyan ko lang o papahiran ko lang ng butter ang ating baking pan, saka ko ngayon ilagay ang ating baking paper cups. So ngayon, ilalagay ko na ang ating ubi macarons mixture. So continuous lang natin na gagawin to hanggang sa malagyan na natin lahat ang ating baking cups. So this time guys, dapat preheated ng ating oven sa 175 degrees Celsius. So this time guys, ready na natin itong i-bake ng 15 to 20 minutes o depende pa rin sa init ng inyong mga oven. A few moments later. So ito na ang ating ubi coconut macarons guys after ng 20 minutes natin na pag-bake. So napakabango niya. Ngayon, ang gagawin natin ay palalamigin lang muna natin ito saka natin tikman. So ganito lang siya kadali gawin guys. Sigurado na magugustuhan niyo ito dahil napakasarap niya at suwak sa inyong mga budget. So, pwedeng-pwede nyo po itong gawing pagkakitaan. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagsusuporta at nanonood sa aking mga videos. So, kung ikaw hindi pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to like, comment, and subscribe, and click the notification button para updated kayo sa mga susunod kong videos. Thank you po and God bless!